Katitas, good morning, magandang buhay. In this video guys, is magluluto tayo ng pastillas de gatas. So, takto lang yung ingredients niya, milk powder, condensed milk, at saka yung white sugar. Sa milk naman guys, is pwede kayo gagamit ng Burt's Free, or Bear Brand, Alaska, or any powder milk. And then, pwede din kayo gagamit ng skim milk. Okay, skim milk. Mas ano kasi yung skim milk kasi is iba-iba yung lasa niya eh. Based sa experience ko guys, mas mabuti yung bilhin nyo is yung pinakamahal. Kasi mas masarap talaga siya. Para lang din siyang powder milk nga parang ganito yung timpla niya kagaya ng Bear Brand. Alasa kasi pag yung mura ang bibilhin nyo guys, hindi talaga siya masarap. Okay, so kung pangkain nyo lang, pwede kayo gagamit ng powder milk, any powder milk, no? Any brand of powder milk kasi medyo mahal-mahal siya, so hindi siya pwede ibenta. Kung ibenta man natin, so syempre mamahal na rin yung price ng pastillas de gatas natin. Pero pag pangbenta nyo, pwede kayo gagamit ng skim milk. Okay guys, before we proceed guys, mag-intro muna tayo guys ha. Okay, intro pass. Let's start. First thing mong gagawin guys, bago nyo iganon muna. Wait. Bago nyo lagyan ng bago nyo ilagay yung powder dito sa bowl, lagyan nyo muna ng oil para hindi siya didikit. So use a brush, like this. So lagyan nyo siya ng oil para hindi didikit yung powder, yung mixture. Kunting oil lang guys. And then, saka nyo ilagay ang powder. Wala kasi akong ibang powder, ito lang. Kaya, yun. Ito yung nagamit ko. So, apat siya na pouch. Sachet. Apat na pack. Ayan. So, sarap nito guys. By the way, pwede siya lagyan ng mani. Mas masarap siya pag may mani. Mabango siya. Wala kasi akong mani. Peanut. Wala akong peanut. And then, napaka simple lang yung gawin guys. Tatlong ingredients lang tayo. Actually, dalawa lang kasi gatas lang at saka gatas lang at saka itong milk powder lang at saka condensed. So, kung may mani kayo, pwede nyo ring lagyan para mas masarap siya. Kasi magbibigay kasi yan ng bango. Okay, paglagay nyo dito sa milk powder, ilagay nyo tong condensed milk. Tansyahin nyo lang guys na hindi siya masyadong basa kasi pag masyado siyang basa, hindi nyo siya mabilog. Kasi ipo-form natin yan ng bilog. So, tansyahin nyo siya na tamang-tama lang yung consistency niya. So, ipapakita ko sa inyo guys. Dahan-dahan lang, then always check na okay na yung consistency niya. So, mix lang, ganon. Ayan, dagdagan pa. Ayan. Kunti lang guys, kasi ang hirap na niyang ang hirap na niyang gawin pag talagang manubra siya sa gatas, sa condensed. So, kung nagkataon na susubra siya sa condensed, so dagdagan nyo na lang ng milk powder. Para ma-form nyo siya ng bilog. Hey, malapit na. Kulang pa. So guys, before kayo start nito, of course, maghugas kayo ng kamay, no? Kasi kakamayin natin to guys, kasi mahirap mag-gloves. Pwede kayong gumamit ng gloves, yung ganito na gloves. Ito. Pwede kayong gumamit pero napakahirap niya pag pag ibilog na natin siya. Ang hirap talaga. So, wash your hand na lang, no? Okay, kulang pa siya ng milk, condensed. So, dagdagan natin. So, ganun lang guys. Always check na. Para hindi susobra ng
condensed milk para hindi kayo mahirapan sa pagbilog. Okay. Ito guys, mukhang okay na to guys. So ito na yung itsura siya, yung dapat na ganito na siya, no. So try nating hawakan kung okay na ba siya. So yun ang sinasabi ko guys, maghugas kayo ng kamay kasi kakamayin natin to. Okay, ang una niyong gawin para hindi didikit sa kamay nyo is maglagay din kayo ng konting oil. Okay, konting oil, konti lang para hindi didikit. Okay, then kunin mo dito sa ano, sa bowl. Tapos iganyan mo siya. Ganyan-ganyan mo. Ayan, pwede na to. Pwede na to natin bilugin. So sa ano naman, sa form niya, depende din sa inyo guys. Pwede gawin yung square, rectangle, or circle. So papakita ko sa inyo dalawang form, rectangle at saka circle. Okay. Tapos maglagay kayo ng sugar dito dahil dito natin siya i-coat ng sugar. After natin siya mabilog, idiretso natin siya dito para hindi magdikit-dikit, no? Para hindi magdikit-dikit. Okay. So, kuha lang kayo ng konti. So, sa size naman, depende din sa atin, no? Pwede malaki, pwede maliit. So, depende sa atin. Ayan, kuha kayo ng konti. Tapos, igaganon nyo. Ayan. Ganito, okay? Gusto ko, ano, bite size lang, guys. So, bite size lang ang gusto ko. Tapos, iganyan nyo. Okay? Pagkatapos mong mabilog, lagay mo dito sa sugar. Kuha ka uli. Ganon. So, circle to siya, no? So, papakita ko sa inyo yung rectangle. Okay, so, lagay mo lang dyan. Yan. Okay, so, ngayon, gawa tayo ng rectangle. Tapos, ganyan mo siya, guys, para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. Sobrang sarap kaya nito, guys. Subukan nyo rin. Ayan, gano'n na yung itsura niya, no? Ayun. Then, gawa tayo ng rectangle. Papakita ko sa inyo kung paano. Sa rectangle naman guys, igaganon nyo siya, oh. Ganon. Diba? Oh. Ganon lang siya. Ganon kayo yung log. I-form nyo siya ng log. Like this log. And then, i-ano nyo naman na, ano, hindi siya maputol. Tapos, ikakat nyo siya ng, ano, yung kutsilyo, yung, or gunting. Wala kasi akong ano, wala kasi akong kutsilyo guys, kaya ito na lang gunting gagamitin ko. So ikat niyo lang ng ganon. Kikita ba? Ganon. Ganon. Diba? So ganon lang. So ang forma niya ngayon is log, no. Mukhang basa kunti. Oh, ganon, diba? Log na ang tsura niya. Hindi na siya. Oy. Hindi na siya circle. Lagay natin dito. Okay. Tansyahin nyo guys na hindi siya ano ha. Hindi siya masyadong basa kasi ang hirap niyang i-form pag masyadong basa. Ah, ganun lang no. I-ano ko muna para hindi magdikit-dikit. Ayan. Nakamay ko lang siya ano guys kasi mahirap nga mag ano gloves. Ayan. Kung masira siya, so i-ano nyo lang, ayusin nyo lang. I-forman nyo lang ng ganun. I-forman nyo lang ng ganyan. So rectangle size na siya. Diba? Kasi kung sobrang basa o, tingnan nyo, ang hirap. Ayan. Hey. Okay guys, tatapusin ko muna to, then babalikan ko kayo mamaya after ko siya magawa para sabihin ko sa inyo kung ilang piraso ang nagagawa ko sa apat na pack ng ano, ng powder, milk powder. Okay, see you later guys. Guys, ito na yung finished product natin guys. Ito na po siya. Ang nagawa ko is 60 piraso, no? 60 piraso sa apat na pack ng powder. Pero guys,
Yung ano naman, yung total niya is depende kung ano, gaano kalaki yung gagawin nyo. Kung malaki, syempre, yung total niya is kunti lang. Kung maliit naman, so marami yung total niya. And then, may tips din ako sa inyo guys, kung gusto niyo siya na maging matigas konti, ipasok niyo lang sa ref. Promise guys, ang sarap niya talaga. So, I hope na makakagawa din kayo ng ganito. Then, gusto lang talaga ito ng mga kids niyo. At of course, ikaw din. Titikman na namin ang aming ginawang pastillas de gatas. Okay, daga, kuha da. Ayan po siya. Ang sarap, guys. You see, sura pa lang. Da, kuha ka. Sarap. Ayan. Sarap. Sarap to, sugar. Sarap niya. So, I hope makakagawa din kayo ng ganito, no? Hindi ko tanipin. Ang sarap. May ano pala ako nakalimutan, no? So gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin pag gusto nyong ibenta itong pastillas de gatas, kasi maganda din tong business guys, marami ding bumibili kasi masarap talaga siya. So kung gusto nyo siyang ibenta guys, balutin nyo lang siya ng water cellophane. So ang water cellophane guys, ito siya, marami siyang kulay. May pink, may pula, may green, may transparent, may blue, yellow. Ayan, so pili ka lang kung ano yung kulay na gusto mong gamitin. Okay, so may transparent din guys, oh. Okay, ipapakita ko sa inyo kung paano siya balutin. So ganito lang siya guys. I-cut mo lang siya into pieces. Maliit lang kasi siya, so pwede lang siyang ganito guys, ganito lang kalaki. Ikat mo siya ng ganito lang kalaki. So kung medyo malaki yung pastillas nyo, so lakihan nyo na lang konti, no? So ganito, ano? So ganito lang yung pagbalot guys. Example, ito yung gagamitin ko. Ayan, tapos ilagay ko siya dito. Ayan, tapos iganon ko siya. Kita nyo guys, ganon. So dito maganyan ka, at saka dito sa kabila ganon, tapos sabay ikot sa dulo. Okay, so ganon siya guys. So ang pink na naman gagamitin ko, tingnan ko kung may nakat dito. Wala akong nakat na maliit eh, so yan lang yellow ang gamitin natin. Wala talaga. Pwede naman ito. Ayan. Pero pwede naman pink. Ah, basta kayo na lang bala sa kulay, guys. Okay. Ayan. Ulit. Ayan. Again. Tapos, pagkatapos mo siyang i-ano, balutin, gagawa ako ng 12, tapos ipapakita ko sa inyo. Okay guys, balikan ko kayo mamaya after ko makagawa ng 12. Okay, guys, kung gusto nyo siyang ibenta, so gamit lang kayo ng ganito na size na plastic. So bali isang dasin to guys, ang bintahan ng iba is 15, 18. So, kung medyo maliit siya, pwede nyo ibenta ng 10. No, kung may bibili ng yung pangmaramihan, wholesale price, pwede nyo siya ibigay ng 10, tapos 12 ang laman. So, may tubo silang 2 piso. Tapos, kung maramihan naman, let's say 100 pieces, pwede din kayo gumamit ng ganito kalaki. Ito kalaki ka plastic. So, lagyan nyo siya ng 100 pesos na ano pastilya, so pwede mo siya ibenta ng 85 to 90. So mayroon silang 10 to 15 na tubo. So ganun yung ginagawa namin dati guys. So yun, business idea. So yun lang guys ang tips na maibigay ko sa ano na to. So good luck kung magbi-business kayo, good luck. At kung pang snack naman, happy tummy. Thank you for watching guys. Gamit pala kayo ng sealer. Let's say ito. Natapos mo na siya. So, isarado nyo siya gamit itong sealer machine.
Okay, so nabibili ko ito sa Shopee. Nasa ano lang ata 400 plus or 300 plus. So gamit mo lang siya para ma-close siya dito kasi ano eh madali 'to siyang lapitan ng langgam. Okay guys, thank you.